May mga bituing matatagpuan sa Maynila. Nananahimik sa tabi ng kalsada. Dinadaan-daanan lang. Sa paglipas ng panahon, ang mga bituing ay nawalan ng ningning. Tanging sa kwento at kasaysayan na lang sila, kumukutitap. Ang Rizal Avenue o Avenida ang pinakataniyag na pasyalan noong araw. Maihahalin tulad ang dating Avenida ng Maynila sa BGC o Bonifacio Global City ng Taguig ngayon. Bukod sa mga nagagandang estruktura sa Avenida, dito rin matatagpuan ang pugad ng mga bituin. Bago pa man nauso mga online movie streaming sites, ay mayroon na mga standalone na sinihan o yung mga sinihang wala sa loob ng mall. Pila-pila at naguunahan ng mga tao noon sa mga sinihan para lang mapanood ang pelikula ng kanilang mga paboritong artista. Sari-sari at magkakatabi lang ang mga sinihan na makikita sa Maynila. Ngunit, nang umusbong ang mga sinihan sa loob ng mga malls, humina ang mga sinihan sa Maynila. Ang iba, hindi na kinaya makipagsabayan sa mga makabagong sinihan at tuluyan nang nagsara. Sa aking pagtuklas sa mga lumang sinihan ng Maynila, may nakapukaw sa aking atensyon. Sa panahong halos high-tech ng lahat ng mga bagay, may nag-iisang bukod-tangi. Sa labas ng isang sinihan, may nakasabit na hand-painted movie poster. Hindi nakaraniwan dahil printed na at makina na ang gumagawa ng trabahong ito. Ayon sa aming pagtatanong-tanong, ang sinihang ito na lang pala ang hindi sumusunod sa agos ng panahon. Sila na lang daw ang nagdi-display ng mga hand-painted movie posters dahil bukod sa mas murang ganitong uri ng poster, ay mas tipid pa daw sa materyales. Sa isang espasyo sa Santa Cruz, Maynila, nakilala namin si William Encinares, isang pintor. Siya na lang ang natitirang pintor ng mga pinilakang tabing. Ako si William Encinares, isang pintor. Labing walong taong gulang daw siya nang natutong magpinta. Ayon sa kanya, hindi naman daw talaga niya hilig magpinta. Natuto lamang daw siya dahil sa pagkamangha. Natuto ako niyan kasi yung dati, sa shop namin, maraming pintor. Ito ang kasikatan niyo, hand-painted. Ngayon, nakaharap pa ako doon sa eskwela. Ngayon, yung sa shop namin, maluwag kasi doon eh. Tapos, may mga pintor na gumagawa. Ngayon, pinapanood ko sila na kung paano bahid ng pintura, pagtimpla, pinapanood ko yun sila. Ngayon, pagkatapos mong pagpapanood, kukuha rin ako ng isang anang brush at mga pintura. Practice din ako, pag-practice. Saling pusa lang daw siya noon sa dating shop na pinagtatrabahuan ng kanyang ama sa Maynila. Hanggang sa nahasa ang kanyang talento sa pagpipinta. Hindi
Hindi na nakapagtapos ng pag-aaral si William dahil sa hirap ng buhay noon, kaya't sinundan na lang niya ang yapak ng kanyang ama. At hindi naglaon, ito na rin ang kanyang ginawang hanap buhay. Yung tatay ko pa si Skinchip, yung siya taghahanda ng ipipinto ng mga pinto. Ay, dito din po ba? Sa kabila pa yung shop namin, siya naghahanda yung skits pa lang. Skits, yung lapis lang muna. Skits pa lang. Ayun. Kaya tawag yung quadricula. Bakas pa sa mga mata at kwento ni William ang kulay at saya ng mga panahong masigla pa at sama-sama ang mga pintor sa paggawa ng trabaho. Marami din po ba nagpapagawa sa inyong namarating? Oo, dati sa panahon mo talagang magdamag yun. Ang araw ng display, ngayon. Lahat ng pelikula mo yung showing bukas. Lahat nun, busy lahat. Mga pinto, skin care, saka letratista. Kasi bukod yung nagdo-drawing, bukod yung nag-letra. Nang tinanong ko kung kaya pa bang makipagsabayan ng mga pintor sa makabagong teknolohiya, bakas sa mata ni William ang panghihinayang at lungkot. Sa kasalukuyan, digital na ang trabaho nila William. Sila na ngayon ang nagdi-display at gumagawa ng iba't ibang movie materials sa loob ng mga malls. Sasabi mo tulad ko ngayon na nati-feature ko kayo sa Eyewitness, sa I Wonder, tsaka tinagutan ko kayo sa katulad ko namin. Ano po yung nararamdaman niyo? Masaya ako dahil hindi mahanga sa amin na mga ganun na hindi pa rin nila nalilimutan yung dating trabaho na ganito hand-painting. Dahil unti-unti nang nawawala ang ganitong trabaho ni William, marahil nalalapit nang gawin niya ito sa huling pagkakataon. Ngunit habang may isa pang natitirang sinihang tumatangkilik sa obra niya, tuloy pa rin ang hagod ng kanyang mga brush upang bigyang kulay ang mga palabas. Kapag dumating ang panahong tapos na ang palabas at tuluyan nang mawala ng ningning ang mga bituin ng Maynila, sana'y hindi magmaliw sa ating puso't isipan ng mga pintor na naging bahagi na ng kasaysayan ng mga sinihan ng ating bansa at ating pagka-Pilipino sa mahabang panahon. Sana'y magmaliw ang pag-ibig, dali sabihin kahirap gawin sa mundo.